Para sa ating episode, magluluto tayo ng sosing-sosing Filipino-style spaghetti gamit ang Norpor Cube. Sobrang sarap nito. Na-enjoy ko nga talaga eh. At nilagyan ko pa yan ng maraming keso para naman talagang makumpleto. At isa pa, may pa-shoutout pa tayo dito. Welcome sa episode 3 ng Panlasang Pinoy Christmas Series. And for this episode, isishare ko sa inyo ang aking bagong recipe para sa Filipino-style spaghetti. Ang sarap talaga nito, sosing-sosing niya at ubod pa ng linamnam. Makikita ninyo yung listahan ng mga ingredients sa description ng video. Wow! Nakakatakam talaga, no? Baka pwede namang pakilike and share itong video natin. O tara, umpisahan natin to! Bago tayo magluto, i-prepare muna natin yung mga sangkap. Krenash ko lang yung bawang at chinap ko lang. Tapos nyan, yung sibuyas naman! Ang gamit ko yellow onion at chinap ko lang din yan. Pwede kang gumamit ng puting sibuyas dito. Mas maliliit na hiwa, mas maganda. Once na mahiwa na natin yung sibuyas, itinatabi ko lang yan. At yung susunod naman ay yung hotdog. Yung hotdog kasi ay talagang iconic ingredient na yan pagdating sa Filipino spaghetti. Kaya hindi maaaring mawala yan sa ating recipe. Itong hotdog ay inihiwa ko lang diagonally ng maninipis. And I find it easier kapag hiwain natin yung hotdog one by one, ha? Para nang sa ganun tamang-tama yung pagkakahiwa and syempre may ensure din natin na safe tayo. At gusto kong maging galante sa hotdog, kaya naman yung isang buong balot nilahat ko na. Gagamit din tayo dito ng liver spread at ng Pinoy-style spaghetti sauce. Oh, tara na! Umpisa na natin ang pagluluto. First and foremost, lutuin muna natin yung spaghetti. And as always guys ha, susundin natin yung package instructions. Kaya naman naglagay na ako ng tubig sa kawali at pinapainit ko na yan. Tinakpan ko pa nga yan eh, para kumulo kagad. And once na kumulo na, inaasinan ko lang kagad yan. Nakakatulong itong paglagay ng asin para mas maging flavorful yung spaghetti. At nilagay ko na nga itong ating spaghetti. Gaya nga ng sabi ko kanina, lulutuin natin ito batay sa nakalagay sa package instruction in terms of duration. Pero kung walang information, ang ginagawa ko dito ay niluluto ko ng al dente. About 8 to 10 minutes ang average niyan. Importante rin na hinahalo-halo natin itong spaghetti habang niluluto para hindi ito magdikit-dikit. At kung napapansin niyo na mabilis na mag-evaporate yung tubig, feel free to add more. Sa pagluto nga pala ng spaghetti, yung iba sa atin naglalagay pa ng mantika, no? I don't suggest doing that dahil ito lang simpleng proseso natin, okay na. Hindi na magkakadikit-dikit yung spaghetti dyan. Once na maluto na yung spaghetti, i-drain lang natin yung liquid. At itatabi ko lang muna ito. Na-excite naman ako para sa inyo dahil meron na naman kayong bagong recipe na maluluto for Christmas. Pang Noche Buena naman o pang Christmas party, siguradong patok yan. Eto na, lutuin na natin yung ating spaghetti sauce. Guys, super easy lang talaga to. Kaya kung ngayon ka palang nag-uumpisang magluto ng spaghetti, kayang-kaya mo yan! Nakita mo naman, una kong ginisa dito yung sibuyas. Mga isang minutong pagisa lang yan, sabay lagay ng bawang. At itinutuloy ko lang yung pagisa hanggang sa maging malambot na ng husto yung sibuyas, nakagaya nito. Next, ilagay na natin yung ground pork o yung giniling na baboy. Kalahati lang muna ng giniling na baboy yung aking nilalagay para maluto ito ng maayos. After mga 1 minute na pagisa dito, nilalagay ko na yung natira pa. At itinutuloy ko lang yung pagisa dito hanggang sa mag-light brown na yung kulay ng ating giniling. At habang ginigisa, hinahalo-halo ko rin mabuti yan para mag-separate naman yung giniling, yung tipong buhaghag. Pero yun nga lang ano, kahit anong subok natin, paminsan-minsan ang hirap talagang mangyari nun. Kaya naman gumagamit ako ng special tool dito. At eto nga yun, yan yung tinatawag na potato masher. Pampatatas talaga yan pero nakakatulong ng malaki yan dito para mapaghiwalay yung giniling sa isa't isa.
Once sa okay na yung giniling, itinatabi ko lang yan sa isang side ng lutuan. Nakita nyo yung mantikang yan? Yan yung mantika na pinanggisa natin at yung fat from the ground pork na na-render na. Diyan natin ngayon igigisa yung hot dogs. Halu-haluin lang natin ito at itinutuloy ko lang yung paggisa ng mga 1 minute. After 1 minute, pinagsasama ko na sa giniling yan. At mapapansin ninyo, unti-unti nang dumidikit yung mga residue dito sa lutuan natin. Okay lang yan, mamaya may gagawin tayo. For now, naglagay lang muna ako dito ng all-purpose flour. Ito ay optional ingredient lang. Pero I suggest na gamitin nyo yung ingredient na yan dahil nakakatulong itong all-purpose flour na magpalapot dito sa ating spaghetti sauce. Halu-haluin lang natin. At naglalagay muna ako dito ng tubig. Konting tubig lang muna para madeglaze yung mga residue na nakadikit sa lutuan. Yung residue na yan, ibig sabihin yan flavor. Kaya kailangan nating i-deglaze. At once na okay na nga, ilagay na natin dito yung ating Pinoy style spaghetti sauce. Pagkalagay ng spaghetti sauce, hinahalo ko lang yan. At nagdadagdag ako ng tubig. Yung tubig nilalagay ko dun sa pinaglagyan ng sauce para masimot natin talaga. At itinutuloy ko lang yung pagluto dito. Pakuluin muna natin yung liquid. At once na kumulo na, pwede na nating ilagay itong ating Knorr pork cube. Gumagamit ako nito para maging buong-buo ang lasa ng pork dito sa ating Filipino-style spaghetti. At itinutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa mag-reduce na yung sauce natin sa kalahati. At para talagang ma-optimize natin yung flavor ng mga ingredients, mas maganda dito kapag ini-slow cook natin to. Yan yung dahilan kung bakit nilalagay ko muna sa lowest heat setting yung aking lutuan. At unti-unti kong niluluto itong sauce. Yung iba sa atin, gusto na ka-medium heat, ano? Ang nangyayari kasi dyan, kukulo ka agad yung sauce ng malupitan. At baka mabulwakan pa kayo niyan, kaya konting ingat lang kung ganyan kayo magluto. At habang niluluto yung sauce, halu-haluin lang natin yan. And don't forget to smile. Siyempre, di ba? Para laging masaya. At once na mag-reduce na nga yung sauce natin, pwede nang ilagay yung liver spread. Parang kaldereta lang, ano? Pero alam nyo ba na yan yung nagbibigay ng linamnam dito sa ating Filipino-style spaghetti? Kaya sana subukan nyo tong ating version ha, para talagang matikman nyo kung gaano to kasarap. Tinutunaw lang muna natin yung liver spread at tinitimplahan ko na to. Naglalagay lang ako ng asin at ng ground black pepper. I strongly suggest na tikman nyo muna yung sauce bago nyo timplahan para sigurado tayo na saktong-sakto lang yung ilalagay natin ditong asin at paminta. At yan, ready na to! Wow, look how thick the sauce is, di ba? Ngayon naman, pinaghahalo ko na dito yung spaghetti na naluto natin. Yan yung dahilan kung bakit sinasuggest ko kanina na al dente muna yung ating luto. Para nang sa ganun, meron pang room yung pasta natin to absorb the sauce. Saglit na lutuan na lang naman ito, di ba? Pagkalagay ng spaghetti, itos lang natin yan hanggang sa makoat na ito ng sauce ng tuluyan. May tanong ako sa inyo. Ano-ano pa ba yung mga ingredient ninyo sa Filipino-style spaghetti na ginagamit? Pa-comment naman! Para mas makumpleto, nilalagyan ko pa ito ng keso. Siyempre, grated cheddar cheese ang gamit natin dyan. Ito yung white cheddar pero pwede kang gumamit ng yellow cheddar cheese. At dinidiretso ko nang ilagay ito dun sa ibabaw ng spaghetti. Pero hindi lang basta-basta ganyan eh. Pagkalagay ng keso, may batch pa yan. Yan yung unang batch. Tinutos ko lang muna para talagang maging creamy-creamy at mas malinamnam. At pagkatapos nating matos, tinadagdagan ko pa ng keso yan. Talaga namang itong version na to, fit na fit para sa mga espesyal na okasyon. Saktong-sakto sa Pasko. Subukan nyo itong ating recipe ha, tapos balikan nyo ako dito and let me know how much you liked it. Eto, kumpletuhin na natin.
Ilalagay ko na lahat ng keso dito. Full power na tayo. At pwede na natin tong iserve. Ito na ang ating Filipino style spaghetti. At dahil malakas kayo sa akin, shoutouts muna tayo. Ito yung una. Si Ma'am User. Sana nabigay niyo yung pangalan niya, no, para ma-acknowledge natin siya. Pero thank you for commenting dun sa ating special pancit canton ng episode 1 nitong ating Christmas series. And nag-comment din dyan si Miss Marilyn Naranay 375. Hello po sa inyo, Miss Marilyn. Ito naman yung comment ni Ero Lacanienta 3650. At pinapabati rin niya yung buong Lacanienta family. Kaya hello at big shoutout sa inyo, Lacanienta family. At guys, ha, kung gusto ninyong masama rin yung comment ninyo sa ating next episode, mag-comment lang kayo ngayon dito sa ating spaghetti video, ha? Hello kay Alan Sevilla 5640. Siya yung nag-comment sa ating episode 2, yung chicken adobo. Sabi ni Sir Alan, mukhang marami daw yung ating ilalabas sa Pasko dahil October pa lang nag-umpisa na tayo. Tumpa kayo dyan, sir. At thank you for commenting. Ang sarap talaga ng spaghetti, guys. Tara, kain tayo. Huwag muna kayong umalis, ha. May mga comment pa tayong babasahin. Galing kay Miss Kaiserin 1792. Sa ating chicken na laking siya nag-comment. Perfect daw na pambaon sa work. O, diba? May pambaon na siya. At hello rin sa'yo, Juvelin Escobar. Sabi ni Juvie, nakaka-crave na sarap daw. Talagang mapapa-unly rice ka dyan, Juvie. Doon pa lang sa sauce ng chicken alaking natin na nilagay mo sa kanin, di ba? Naku, parang sabaw yan. Talagang gaganahan ka. Maraming salamat nga pala sa lahat sa inyo na walang sawa na nagko-comment, ha? At eto ako, kain pa rin ang kain ng taco ko talaga. Napansin niyo, may sauce na yung aking baba, no? Tuloy pa rin sa pagkain. So guys, itong ating special na Filipino-style spaghetti recipe. Talagang pang-espesyal na okasyon yan. Pero of course, pwedeng-pwede rin naman yun regular days kung nag-crave lang kayo. Basta hindi lang yan every Christmas. Pwede rin yan sa birthday mo, o sa weekend, o kung kailan mo lang natripan. Dahil nakita nyo naman, easy. At magiging ganito rin kayo kagana kumain kapag natikman nyo yan. Simot, di ba? Thanks in advance for liking and sharing this video. Tara, kain tayo!